Siyempre, ang itatanong ng mga kababayan natin kung paano ka nakapunta dito sa Canada. Nakapunta ako dito sa Canada through jobbank.gc.ca. Yan po yung official website ng Canada, which is the jobbank.gc.ca. Wala po yung bayad, libre po yan. Mostly sagot lahat ng employer yan dyan. Kaya sipagan nyo lang talaga maghanap ng trabaho through jobbank kasi wala po yung bayad. Nandito ako ngayon sa Walmart Northgate at meron akong imi-meet na kabayan natin na interviewin ko. Yun! Kamusta? Hello, Idol! Ayos! Ngayon, nakita din tayo sa wakas. Sa wakas. Yun. Alright. Sige. Madulas tayo dito ah. Bababa kami dyan eh oh. Ayan. Doon ko interviewin ito. Si kabayan natin. Okay. Ayos. Nako. Alright. Good. Ayan. Medyo malamig ngayon. At mahangin. Ayos. Ayan, dyan tayo. Tingnan natin. Lamig. Ayos! Kamusta mga kababayan ko, job seekers at naghanap ng opportunities papunta dito sa Canada. Ngayong araw na ito ay malamig talaga at medyo mahangin. At I am very excited kasi meron tayong makakausap na kabayan natin na magbibigay sa atin ng impormasyon at mga tips kung paano siya nakapunta dito sa Canada. So, mas maganda siguro, pakilala ka muna sa ating mga audience, sa ating mga subscribers. So, hello lahat sa mga ka-job seekers dyan na willing pupunta sa Canada. Andito po ako ngayon sa Canada. At kaharap ko po ngayon si isa sa mga idol ko sa vlogger sa Canada na naghahikayat na paano pupunta sa Canada. Si ayun! Steven. Thank you very much. Wait, sinabi mo ba pangalan mo? ako pala si Oliver Acorin ng... ayun. From Saudi Arabia po ako, cross-country po. Oliver Acorin po. So, Oliver, kailan ka pa dito sa Canada? Dumating ako dito last year, November. November of last year? Yeah, November last year lang po. Siyempre, ang itatanong ng mga kababayan natin kung paano ka nakapunta dito sa Canada. So, nakapunta ako dito sa Canada through jobbank.gc.ca. Yan po yung official website ng Canada, which is the jobbank.gc.ca. Wala po yung bayad, libre po yan. Mostly sagot lahat ng employer yan dyan. Kaya sipagan nyo lang talaga maghanap ng trabaho through jobbank kasi wala po yung bayad. And speaking of that, kasi mayroong mga kababayan na nagtatanong sa akin na yun nga sinabi mo na meron daw naniningil sa kanila na mga biometrics fee daw na babayaran mo directly dun sa employer. Totoo ba yan? So depende siguro sa mga employer kasi may mga employer na sagot lang nila yung ibang documents. Gaya sa akin lahat, sinagot talaga lahat ng employer ko. Kahit biometric, ticket ko, lahat-lahat, employer ko po nag-shoulder lahat. So, as in, walang siningil directly wala sa'yo? Wala, wala siningil sa akin. Wala. Ah, okay. Ang ginastos ko lang is police clearance at saka NBI lang po. Yun lang po ginastos ko. Now, prior to Canada, bago kang magpunta dito sa Canada, nabanggit mo na galing ka sa Saudi Arabia. Opo, opo, opo. Gaano ka katagal doon sa Saudi Arabia? Sa Saudi Arabia, 8 years ako doon nagtatrabaho since 2012 tapos hanggang 2019 last bumalik ako sa Saudi ulit hanggang nag-apply ako through Canada na ulit nag-cross country hanap ako ng paraan kung paano ako magpunta. Pero Saudi lang ba ang bansang napunta? Saudi lang po. Saudi lang, wala na ibang bansang pinunta. Anong trabaho mo dyan sa Saudi? Sa Saudi is restaurant po ako, cook sa isang restaurant. So from the time na nag-Saudi ka, yun na talaga ang position mo? Oo, mag-cook po ako. Wala nang ibang ano, trabaho? Nagtrabaho din ako na part-time sa ibang establishment. Naglilinis ako, nag-cleaner, yun. Tapos pumasok ako sa isang restaurant. Yun. Pero yung last trabaho ko sa Saudi is cook talaga sa restaurant ko. Ano yan? Fine dining? Yes, fine dining restaurant po. Greek restaurant po siya. Okay. Now, ano naman yung nagbunsod sa'yo or nag-inspire sa'yo para naman bukod sa Saudi, mag-isip ka, mag-venture ka naman dito sa Canada? Karang sa akin, gusto ko naman na umangat. Kung
paano maging, hindi naman sa mahirap sa isang ibang bansa, pero gusto kong maging ibang naman, ibang kumbaga ibang putahe na naman sa ibang bansa na naman. Pero bakit Canada? Kasi in Canada kasi narinig ko yung maraming magandang country ang Canada, especially sa mga benepisyo, ayun, binibigay talaga ng gobyerno ng Canada talaga. Magandang pasahuran, yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa Canada. So, nag-research ka na nag-research tungkol ako sa Canada. Oo nga. At isa ka na doon, isa ka na doon. Yun ang yung job bang nakita ko sa sa vlog mo sa YouTube. Kaya, nagpursige ako pumunta ng Canada talaga. Kaya, sa palagay mo pa, nakatulong pa yung mga videos na sinashare? Oo, sobra lahat. Yung sino ka sa Canada talaga, book tayo for how, ganun. Mag-research din tayo, magtanong kayo sa mga vlogger. Kaya si Sir Sofian, mag-reply agad yan sa inyo kung paano mag-punta sa Canada yan. Mag-research din tayo kung gusto kong mag-apply. Mag-apply ako later. Huwag yun. Sabi yung apply, apply na tayo agad kasi hindi mabilis yung process, matagal din yung process. Okay, ito kasi si Oliver, ano yan eh? Sabi niya sa akin, matagal na daw siya nagko-comment sa akin. At ako naman, wala akong pinipili na doon sa mga nagko-comment sa akin mga videos. Lahat yan, sa awat tulong ng Diyos, ay sinusubukan ko na sagutin yung kanilang mga katanungan. Kasi si Sir Soft talaga, mag-reply yan. After sa mag-upload ng video yan, tapos mag-comment kayo doon, mag-reply yan, promise. Reply yan sa inyo. Ano lang, pagminsan lang, syempre, sa dami na nagko-comment, baka natatabunan yung inyong mga comment, kaya hindi ko nare-reply yan. At saka, pagminsan din, hindi ko agad nasasagot yung iba, pero I make it a point na at least within the 24 hour period ay masagot ko yung mga inquiries nila. Kasi ano nga eh, gusto ko kasing talagang para sa akin matulungan sila, mabigyan sila ng impormasyon, yung tamang impormasyon ha, na dapat na ibibigay mo doon sa mga subscribers mo, especially para mag-guide mo sila kung paano yung mga ways para makapunta sila dito sa Canada. Now, gaano ka katagal na naghanap ng mga employer sa job bank? Nag-apply ako November. Tapos may nag-reply sa akin na December, around December, may nag-reply na employer sa akin. Nag-reply sa akin na gusto nila niya ako interview kasi nagustuhan daw niya yung CV ko. Kaya yun, binigay, kinuha niya yung cellphone number ko, tapos tinawagan niya ako through phone call lang. Mga 15 minutes lang yun. Tapos sabi niya sa akin, sige, i-process kita, maghintay ka ng 3 months. Tapos nag-isip kayo, bakit kaya 3 months? Napaisip ka, ano kaya yung 3 months? Ang ginawa ko na naman, research na naman ako, ano kaya yun? Yun pala yun, i-apply pala ako ng LMIA. Yun na pala yun. Bakit 3 months? Sabi niya, maghintay ka ng 3 months, tsaka kita balikan. Sabi ko, wala yun, hindi yun totoo. Kaya research na naman ako, ano kaya yung 3 months? Hanggang nakita ko si Sir Sok, ito yun pala, LMIA pala yun, ganun. Kaya pala 3 months, kaya na-approve yung... Siguro 2 months lang na-approve na yung LMIA ko. Pinalikan ako ng employer ko. Sabi niya, good job for you, Oliver, kasi nakuha kita. So, in what way, sir? Sabi niya, na-approve yung LMIA mo. Positive lang niya yun. Positive. Kung saan, ganda pakinggan na. Kaya parang sabi ko, totoo na to talaga. Kaya research ng research na naman ako nung mga next procedure. Oo, kaya yung mga next steps. Importante talaga, mag-research ka talaga yung... tapos mag-message ka sa mga employer kagaya ni Sir sa mga vlogger kagaya ni Sir Sok na maraming alam about sa application sa Canada. Gaano nakarami yung resume or CV na naipasa mo dun sa job ba? Siguro naghahanap ka ng mga employers. Siguro bilang ko mga 500 plus siguro. Eh. Kasi kahit na-hire na ako, apply na apply pa rin ako. Hindi ako tumigil sa isang isang site lang. Meron din ang Indeed. Marami akong in-applyan. Kaso may bayad yung iba, kaya wala ko pang bayad. Naghanap talaga ako ng paraan na yung free lang talaga. Kinhanap po yung job bank. Kasi yung iba nagdududa eh. No? Pagka sinabi mong wala kang babayaran dito sa job bank. Diba? Ang duda nila, wala ba talagang babayaran dyan? Parang sabi, too good to be true eh. No? Sabi nila, scam yan. Sabi nila, scam yan kasi walang bayad. Posible, Canada walang bayad. Sabi ko, sige, ang sa akin lang, basta walang hinihingi pera, go ako talaga, go ako. Basta walang pera involved, go ako talaga. Yeah, ayun. So, pinasa mo lang CV. With cover letter. With cover letter. Yeah. Yan po, napaka-important yan. Ha? Kasi sa job bank, sa ibaba, may nakalagay doon na employer notes. Doon sila nagbabase sa
cover letter. Pero sa akin, Sir Sok, yung sa job bank, nakalagay siya yung nakakulay pula. Ibig sabihin siya, accept lang siya inside Canada. Oo. Oh, oh. Pero yung employer ko, sabi niya, nagustuhan ko yung CV mo. Kaya, in-hired kita. Kaya yung nag-apply sa job bank, kahit na may nakalagay na inside Canada, applyan nyo pa rin yun. Kasi once nagustuhan kayo ng employer nyo, i-hired pa rin nyo kayo at hanap siya ng paraan kung paano kayo i-hired niya papunta sa Canada. Magandang impormasyon yan, yung ibinahagi mo, kasi katanungan din yan ng marami kong subscribers na kasi meron yan dalawang dalawang icon na makikita, isa yung may red. Yung may red, diba? Now, ang tanong nila, yung bang may red, pwede rin ba akong mag-apply dyan? Kasi inside Canada lang yan eh, diba? Nakalagay. Pero sinabi mo na yun yung in-applyan mo at yun yung employer na nakuha mo. Oo, oh, yun. Diba? Oo. Oh. Kasi yung sabi nila, parang ma-minimize lang daw yung mga application nila. Kaya nilagyan nila ng pula. Minsan na ganun. Depende sa employer yan. Pag magustuhan yung experience mo, yun. Ang employer, i-hire ka talaga niya. Tapos after no nagustuhan yung CV, gaano katagal bago kanya kinontak? Na kontak ako na agad January ulit, January. Pero sabi niya sa akin, di mo na ako makausap, may ibigay akong tao sa iyo. Napaisip na naman ako, sino naman kaya ito? Bakit ibigay ako sa sa iba? Iba-iba. Di naman siguro totoo. Yun pala, napakilala sa akin, consultant pala siya ng employer ko. Sabi niya, from now on, ako na ang makakausap mo sa from employer mo. Ako na ang mag-process lahat ng mga papers mo. Kaya dito ka na sa akin magtanong. Tapos kinausap ko naman yung employer ko. Sir, sino ba to, sir? Sabi niya, lahat ng katanungan mo, itanong mo sa kanya, wala kang babayaran dyan. Dito sa akin na lahat. Yun ang maganda doon. Kasi yung iba, ipinapasa nila sa consultant, pero sila magbabayad. May babayaran sila, no? Oo nga. Pero in this case, wala kang binayaran talaga. Wala. Sa employer ko, wala. So from there, parang siya na yung nag-take over ng iyong application. Oo, lahat-lahat. Oo, okay. So napabilis na yung process. Napabilis na. Kasi alam na niya kung ano yung gagawin. At saka kung ano yung mga requirements. And speaking of requirements, ano ba yung mga pinasa mong mga documents? Yung una-una, yung una after, hiningyan ako ulit ng CV, CV with cover letter. Sinambit ko ulit sa consultant ko. Tapos after nun, binigyan niya ako ng form na yung about sa mga requirements ko sa CV ko. Kunin ko, ibigay ko lahat sa kanya yung mga COE ko. Lahat na nakalagay sa CV ko, lahat ng certificate ko doon, kukunin niya. Tapos after nun, may dumating sa akin na form, yung IMM54, yung family information. Yes. Yun na yun, di ba? Yeah. Yun na yun, finilapan ko, after send ko agad. Pag send ko agad, kinabukasan agad, meron agad yung biometric na ako, for biometric na agad, ang bilis. After 2 days lang siguro, may biometric na naman ako, for biometric. Tapos nakalagay doon, wala akong babayaran, tapos na lahat. Yun lang pinakita ko sa VFS ng Saudi Arabia. Pero speaking of requirements, kinailangan ba ng ano dito ng police clearance? Yeah. Oh, kung nasa Saudi ka, kailangan talaga yung police clearance. At saka NBI ng Pilipinas, isa sa requirements 'yon. And then how about IELTS? Ayun na, IELTS nakalagay 'yon sa sabi ko, sabi niya, may IELTS ka ba? Sabi ko, sir, wala akong IELTS. Sa okay. Okay lang. Sabi niya okay lang. Doon ako na para baka ma-denied ako kasi walang IELTS. Oo, kasi yung iba nagtatanong din, totoo ba yan na pupunta ka sa Canada? Hindi kailangan ng IELTS, di ba? Pero in your case, hindi na hiningan. Kumbaga, tinanong ka lang. Oo, tinanong lang kung IELTS ka. Pero in the end, hindi rin naman kailangan talaga. Tapos sinabi ko, sir, college level lang ako ha. Hindi ako nag-iabang. Wala akong degree, wala. Diploma. Okay lang pa yun, sir. Doon tayo magbase sa experience mo. Nakakatulong talaga yung experience talaga. Talagang experience yung pinagbasihan nila. Oo. At napangkit mo na college level ka lang. Oo. Anong year ka sa college? First year. Yun lang po. Okay. Yun lang, yung transcript of record ng college. At saka yung high school. Yun lang. So wala nang, kumbaga, iba pang hiningi? Wala. Yun. And then, siguro, ang tatanong ko na lang sa iyo is ano yung ma-share mo na
sa palagay mo makakatulong sa ating mga kababayan para ma-inspire sila na magpatuloy sa kanilang mga application? So, masabi ko lang sa inyo, una-una talaga, sabayan ang dasal talaga. Pag nag-a-apply kayo, dapat patience lang kayo, huwag kayong nagmamadali, dahan-dahan lang po. Yun na makakuha din kayo ng employer papunta sa Canada. Tuloy-tuloy lang po sa pag-apply, huwag kayong maghinaan ng loob na para sa akin din ako makapunta sa Canada. Huwag po nang ganun. Sabayan lang po ng dasal, makapunta din kayo dito sa Canada. Tiwala lang po, trust the process lang po talaga. Ayos, and for more information about his experience, baka pwede mong i-share yung iyong FB. Ayun, page, ayun pala yun. Para matanong kanila, di ba? Huwag nyo pala i-follow sa FB page ko, Oliver Nace Faye po. Yun po yung page, Facebook page ko. Huwag nyo ako i-message doon. Minsan naglalay po ako about sa Canada. Pwede po kayo magtanong sa akin doon. Ayun, maraming salamat sa iyo. And that's it for me today. Hindi na ako masyado makapagsalita. Talagang alamig na. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you so much, sir. So, nice to meet you. Thank you. Yeah, same here. Yes. Okay.